Depende nga ba talaga sa company kung magbibigay po siya ng 2GCOM o hindi. So, ibig sabihin, kung ayaw magbigay ng 2GCOM ng employer, walang magagawa si TNT. Tapos, kapag daw ang TNT may pinirmahan na kontrata na wala siyang makukuhang 2GCOM, hindi na daw niya maaaring habulin yung 2GCOM po niya kahit na nagtrabaho po siya ng pagkahaba-haba. Yan po yung malalaman ninyo sa video na to. Actually, it doesn't matter kung meron kang pinirmahan sa company na wala kang 2GCOM. Halimbawa, TNT ako, magtatrabaho ko sa company na to, at pinapirma ako ng employer na wala ako o hindi ako pa pwedeng humabol ng 2GCOM. Pero nagtrabaho ako dito na 18 years. So, ibig sabihin, wala na akong karapatang makakuha ng 2GCOM sa 18 years na tinrabaho ko dito dahil may pinirmahan ako. Hindi po ganun yun. Dito sa South Korea, meron po tayong sinusunod na labor law. Ang labor law po, hindi po yung bumabase sa mga employer. Ang employer ang babase sa labor law. Kung ano yung nakasulat sa labor law, yun lamang po yung dapat nasundin nila. Hindi sila maaaring gumawa ng sarili nilang rules. Halimbawa, nakalagay sa labor law na kahit sinong empleyado basta magtrabaho ng more than 1 year sa company, yan ang nakalagay sa South Korea, Korea labor law, hindi po pwedeng baguhin yan ng employer. Kung nakasaad sa labor law na meron 2GCOM ang TNT, kailangan po yung ibigay ng employer kahit na pumirma si worker na wala siyang makukuhang 2GCOM. Void po yung contract na yon. Kung ikaw ay TNT at pinapirma ka ng employer mo na wala kang makukuhang 2GCOM pag alis mo sa company, pwede ka pong pumunta sa labor at magreklamo. Sabihin mo na nais mong kunin yung 2GCOM mo. Kumuha ka ng attorney para mag-defend sa'yo. Kahit may pinirmahan kang kontrata na wala kang makukuhang 2GCOM, void po yan, maaari kang maghabol ng 2GCOM mo sa company. Depende ba sa employer kung magbibigay ng 2GCOM o hindi? Pag ganun lang din ang rules, wag na po tayong gumawa ng labor law, di ba? Kasi kung si employer na rin po pala ang masusunod, bakit pa tayo nag-implement ng labor law? Ang labor law, kailangan sundin niya ng employer. So, hindi po depende sa employer kung sino yung gusto niyang bigyan ng 2GCOM. Halimbawa, meron siyang tatlong Korean citizen, meron siyang isang F6, meron siyang dalawang TNT, meron siyang illegal worker or walang visa. Tapos, ang bibigyan lang niyang 2GCOM is yung mga Korean citizen niya. Hindi po pa pwede yun. Kailangan bigyan niya lahat ng empleyado niya sa loob ng company. So, inuulit ko, hindi po yan choice ng employer kung sino yung gusto niyang bigyan ng 2GCOM. Basta nagtrabaho ka sa loob ng company for more than 1 year, meron kang 2GCOM. Kahit pa pumirma ka ng kontrata na wala kang makukuhang 2GCOM o hindi ka pwede mag-abol ng 2GCOM, pwede kang magreklamo sa labor para habulin yung 2GCOM ninyo. So, sana clear po yan sa atin.